salamat nga pala dun sa mga nag-like, mga bagong subscribers, mukbang style. Mukbang bas. Charot. That's right. Usually, ang kasabihan ng mga nag-IF lagi ay... Yun, ang kasabihan nila. Did IF really work for you? Ayan, kamusta mga babi? Dahil ni-request nyo na i-share ko sa inyo kung ano yung kinakain ko kapag binibreak ko yung fast ko. Eto, gagawin na natin. Hindi ko sigurado kung maubos ko to ha, pero usually kapag katapos ng weekend fast ko, medyo madami takaw mata ko sa pagkain. Tapos may soft drinks pang kasama. Salamat nga pala dun sa mga nag-like, mga bagong subscribers nung video natin tungkol sa weight loss journey ko. And yung mga comments na hindi ko nasagot ay sasagutin natin mamaya pagkatapos natin kumain. Kasi medyo gutom na ako. Okay? Eh, kain na tayo. Pagod ako. Medyo maliit yung mesa natin at pinagpatong ko lang to ng mga kahon para lang mukbang style. Mukbang bas. Charot. Ayan, bumili tayo ng... Ang pang-break ng fast natin ngayon na food ay... Ano ba tawag dito? Korean fried chicken. So, yung mga may hilig sa Korean fried chicken, sana matakam kayo. At eto na, kain na tayo. Hindi to ASMR ha, na... Magaganon ako. Kakain lang ako. Papakita ko sa inyo na kumakain ako para huwag nyo namang isipin na... Nag-drugs ako. Mercury drugs. Okay. Kain na tayo. Ang lambot ng batongan. Gumagalaw yung ano. Bebe, hirap pala kumain ng ganito kataas. Parang ewan. Food. Meron tayong apat na rice, dalawang dip, tsaka dalawang klase ng Korean fried chicken. Pero, feeling ko di ko mauubos eh. That's right. Ayun, marami rin nagtatanong sa akin na, ano daw, tawag dito? Pwede daw ba lagyan ng asukal yung kape kapag nag-fasting? Which is, hindi. Kasi magkakaroon kayo ng insulin spike, which magkakos para mag-store yung katawan nyo ng syuba, ng taba. Baka i-timelapse ko na lang ito at baka hindi mag-cache yung video. Masyado humaba. Kagandahan sa fasting. Yung mga pagkain na dati mo na kinakain, iba yung lasa niya, mas masarap siya, mas malasa. Kasi hindi mo na siya palagi kinakain. So medyo hindi na desensitized yung panlasa mo sa kanya. So parang laging bago. Aha, hindi ko ma-explain, pero masarap siya. Mas masarap ang pagkain pag nag oo, mad ka. Para sa akin, ha. Mas na-appreciate mo siya. Kesa yung every 3 hours kumakain ka. Ang bang hot drinks? All the things
things I had done. Ang tawag dun sa ano ko ay mixed OMAD kasi merong clean OMAD eh. Yung clean, puro gulay lang din, kinakain mo. Okay lang naman yun kung yun ang trip mo. Kaso yung mga hindi yun ang trip, huwag nyo naman sila pilitin na ganun yung gawin nila, di ba? Huwag nyo sila i-judge. Kanya-kanyang trip yan ng food. And pareho lang din naman ang mangyayari, papayat ka rin naman. So guys, thank you ulit ha. As of shooting of this video, alam ko na sa 1,500 na yung subscribers natin eh. So thank you. At konti na lang, 1 million na. Weirdo talaga ako humawak ng kutsara tenedor. Hindi ko alam bakit. Hindi ko natutunan yung matinong hawak. Parang dalawa pala yung nakikilala kong kaparehas ko humawak ng kutsara tenedor. Medyo nabubusog na ako. May akong sulitin kasi bukas pa ulit tayo makakain. Rice number 2. Understand, but only human. Pag nasanay yung tiyan mo, lumiliit siya. Hindi mo kayang saksakan ng ganong kadaming pagkain. Mama proud. Usually, kapag may nandito akong pagkain, yun na din yung kinakain ko kinabukasan para hindi sayang. Masarap pa rin naman siya. Basta init mo lang na maayos. Busog na mi! Ayan. So, nakita nyo naman na kumakain ako, di ba? Hindi ko kayo niloloko na hindi ako kumakain. Pagdating nga sa IF, usually ang kasabihan ng mga nag-IF lagi ay yun ang kasabihan nila. I'm an ogre. Hindi. Yun ang kasabihan nila, it's not what you eat, it's when you eat. Yung, diba? Matalinhaga. Words of wisdom mula kay Tito Janus. Sorry. Okay, ilang minutes na ba tayo? Kailangan isang oras lang kakain. For all the hurt I gave, for all the pain I did to you, I hope you forget all the things and start a new life again. Make yourself proud. Nagmumukbang. Okay?
Nagpit ko lang to, tapos sagutin ko yung mga follow-up questions nyo tungkol dun sa weight loss video na ginawa natin. Okay? Sige, bye-bye. Woo! Chenen! Okay, we are back. Nag-ahit muna ako at mukha akong dugyot at nagtanggal ng mga dry skin. Ayan, bam! Okay, sasagutin na natin yung mga tanong nyo. Did IF really work for you? How about yung mga tao na may ulcer or GERD? Busog pa ako. Ma-recommend mo po ba ang IF? Well, para sa akin, kung meron ka ng existing na ulcer, eh hindi siya ata pwede sa'yo kasi it may aggravate daw your ulcers. Pero hindi yung hindi pagkain ang nagkakos ng ulcer. Ang nagkakos nun is a kind of bacteria na ang tawag ay, i-google na lang natin para hindi ako magmagaling dito. Diba? Ayan. The most common cause of peptic ulcers are infection with the bacterium Helicobacter pylori. Akala natin dati na ang nagkakos is yung stomach acid natin mismo. Merong parang mucus lining yung intestine natin and stomach to protect it sa sarili nating acid. Ganun yung katawan natin. So, nagkakos sa kanya is yung bacteria. Sa GERD naman, may GERD din ako eh, yung acid reflux. Napansin ko nung nag-start akong mag-IF at OMAD, eh, hindi na ako sinusumpong ng acid reflux madalas. Hindi kagaya ng dati na hindi ako nagda-diet. Halos everyday nagagamot ako for acid reflux, yung esomeprazole. Yun yung iniinom ko, which is hindi pwedeng long term. Dapat 7 days lang ata yun to 14 days, parang antibiotic. Pero grabe yung acid reflux ko dati. Nabawasan siya nung nag-diet ako and IF. Pero ako lang yan ha, consult nyo pa rin yung doktor nyo, baka naman iba sa inyo. And ang may sasuggest ko rin, dahil yung stomach natin, naka-curve siya sa kaliwa natin. Lay on your left side pag natutulog, huwag sa kanan. Kasi pag sa kanan, nakabaligtad siya, tumatapon yung acid sa esophagus natin. Big words, esophagus. So kapag gano'n, nakaparang bowl siya or catch basin. So nandun lang siya, hindi siya pumupunta dun sa lalamunan. Okay, next question from the same person. How do you fight yung cravings nyo? Do you go on cheat days too? Then how to come back after cheat days? Minsan kasi ang hirap bumalik agad. Cravings siguro, yun nga. Makakatulong na huwag ka masyadong mag-asukal. Kasi yung asukal, it really causes cravings. Disiplina talaga eh. Kung may cravings ka, ilagay mo siya dun sa oras ng window mo. Yun yung kainin mo pag window mo. And cheat days, gaya nga na sinabi ko, wala namang cheat days. Kumbaga parang may cheat hour ka in a day. Na pwede mo kainin kahit anong gusto mo kainin, basta within that 1 hour window lang. Ano pong diet ginawa nyo? Share din po kayo ng meal prep nyo. Okay, OMAD, 1 meal a day, Monday to Friday, yung diet ko, tsaka weekend fast. Saturday and Sunday, fasting ka lang, wala kang kakainin. By Monday, balik ka uling OMAD. Meal prep, walang meal prep. Kasi, pag plaplanuhan mo lang kung ano yung gusto mong kainin. Kung gusto mo ng lechon, di kumain ka ng lechon kapag window mo na. How did you start your weight loss journey? Kaya ba namin yan? Baka naman so expensive. Hindi naman siya expensive. Actually, makakatipid ka nga. Hindi mo kailangan mag-enroll sa gym, hindi mo kailangan mag-hire ng trainer or ng coach, hindi mo kailangan ng mag-meal prep or bumili ng mga mamahaling organic food. It's not what you eat when it comes to IF and OMAD, it's when you eat. So yun lang yung lagi mong tatandaan. What makes you feel motivated to lose weight po? Ako po kasi di ko siya magawa, especially this pandemic po, nakain tulog lang.
kung gusto, may paraan, pag ayaw, palaging may dahilan. So, disiplina lang talaga. Ang pinaka-motivation mo talaga is yung goal mo na to lose weight and to be a little healthier. Did you take some special prepared drinks that promises to lose weight? Nope. Ilang months bago mo na-achieve ang current weight mo? 3 months. Safe po ba ang ginawa niyo, sir? Kasi parang masyado mabilis ang 3 months kung healthy yung weight loss. If you think it's not safe, huwag niyo itry. Sabi ko, consult a doctor, an expert, a specialist. Hindi naman ako eksperto dito. Pero whatever floats your boat, whatever works for you. Para sa akin, this diet works. And yun nga, kita nyo naman sa resulta, diba? Within just 3 months, hindi naman ako nagkasakit. And sabi ko nga, I feel healthier pa. Kung meron kayong ano nga, agam-agam, sabi nga nila, when in doubt, don't. Okay? I believe you drink with your friends. Did you stop drinking alcohol while trying to lose weight? What was the hardest part in your weight loss journey? Hindi na ako umiinom nung nag-start ako mag-diet. Ewan ko kung nag-contribute yun, kaya mabilis yung pagpayat ko kasi hindi na ako umiinom. What was the hardest part in your weight loss journey? I think the first week na nag-start ako mag-diet kasi although nakikita mo sa timbangan na nababawasan yung timbang mo every day. Actually, mas mabilis nga sa first month dahil ano, halos puro water weight yung natatanggal sa'yo. Hindi mo siya masyado makikita pa sa salamin, sa itsura mo. Makikita mo siya siguro sa second month na or pag napansin mo, lumuwag na yung mga damit mo, yung pantalon mo, pero sa itsura mo, hindi mo pa masyado makikita. So, I think yung first week talaga of the diet yung pinakamahirap na kailangan mong labanan din yung self-pity mo sa pinagdadaanan mo. Paps, yung after meal na window as in walang kain kahit ano, nuts, fruits, di pwede talaga. Yes, kapag naka-fast ka, hindi ka pwede ng anything na your body can convert into sugar. Or anything that really would, ano, kick you out of ketosis. Watched it last night. Galing. Showed your post to my son and he got inspired to do IF too. Although 2 meals a day, IF, 20 and 4, sana ma-inspire to do OMAD. Question, since wala exercise, paano ang sag skin? Meron ba? Meron. Pero ang mas mapapansin mo is yung stretch marks. Pero huwag nyo muna isipin yun, tsaka nyo na problemahin yun kapag pumayat na kayo. Kasi kahit naman yung mga hindi payat, meron din naman sila stretch marks and saging na saba. Hindi, saging na skin. Ito yung sinasabi ko kanina. Hi Janus, ask ko lang if pwede kumain ng sweets on your window. Is it possible during OMAD or on your weekend fasting? Thank you. Sugar, spikes your insulin. I don't recommend it kasi baliwala yung fasting mo. Kung kakain ka rin namang ng sugar during your fasting, edi kumain ka na lang ng normal, huwag ka na lang mag-fasting, di ba? Question, ilang beses ka nagkakape sa isang araw and yung kape mo ba plain talaga or may sugar at creamer? Thank you. Black coffee, walang sugar o creamer. Creamer and ilang beses. Yung isang normal na French press, so mga 2 cups ng black coffee, ng kapeng barako. And again, no sugar. During fasting, no sugar. Ang maganda kasi sa kape, maliban sa appetite suppressant siya, diuretic siya. Which means, it makes you pee. So, nawiwiwi ka, natatanggal yung water weight mo. Tapos, parang may pagka-thermogenic din siya na medyo umiinit yung loob ng katawan mo, it causes you to burn fats. Pwede bang gawin na anak ko yan na 15? Pwede, pero responsibilidad mo siyempre anak mo na minor, so dapat tutukan mo siya, huwag mo siyang hayaan na
ibase lang sa mga pinapanood niya sa YouTube videos, kasi kung anong mangyari sa kanya, pananagutan mo yun. Kasi ikaw yung magulang. So, tututukan mo talaga siya. Pero ako, I highly suggest na kapag mga growing boy talaga and growing girls, wag na muna sila mag-fasting. Hintayin muna nilang matapos yung paglaki nila, yung growth spurts nila. May question lang ako, sir. Ano masasuggest mo if need ko talaga kumain ng weekend? Minsan kasi yun lang yung family time. Is it safe to say na move ko yung fasting ko like Wednesday, Sunday, OMAD, then Monday, Tuesday, yung complete fast? Yes! Adjustable naman siya. And that's all. Thank you sa panonood. And salamat at nagustuhan niyo yung video na ginawa ko sa tungkol sa weight loss journey ko at dumami subscribers natin and madami na rin nag-like ng video at ng view, so thank you. Suggest pa kayo below nung mga gusto nyong videos na or content na gawin ko para sa inyo, mga gusto nyo malaman. And kung may tanong pa kayo tungkol sa akin or tungkol sa diet ko, eh, itanong nyo lang sa comment section and tatry kong sagutin lahat ng tanong nyo sa abot ng aking makakaya. Okay?